Welcome ulit sa channel ko, guys. Ang gagawin naman natin ngayon ay magre-repair ng audio amplifier na Victor model. Bali, ito ay blown out amplifier. Pumutok kasi siya habang ginagamit sa pagbibidyoke. Sa palagay ko, nakabitan ng mababang impedance ng speaker itong amplifier na ito. Kasi yun lang ang naiisip kong dahilan para pumutok ang amplifier. Ang specs kasi nito, dapat 6 ohms to 16 ohms ang impedance ng speaker na pwedeng gamitin dito. So, posibleng 4 ohms lang ang nagamit na speaker kaya pumutok. In other words, hindi match ang speaker sa amplifier. Pero sa totoo lang, guys, pwede rin naman gumamit ng mas mababang impedance. Basta huwag mo lang itutodo ang volume control ng amplifier. Minsan nga mas maganda pa yung tunog kapag mababang impedance ng speaker ang ginamit mo. Kasi mas clear ang tunog. Pero huwag mo lang itutodo ang volume dahil sigurado kung hindi speaker mo ang mapupundi, ang audio amplifier mo naman ang madadali. So, ohms low lang yan, guys. Kapag mababa ang impedance ng speaker na ginamit mo, mas puwersado ang amplifier mo. So, ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ang ginawa ko sa pag-repair nitong amplifier na ito. Una, syempre, visual inspection muna. Check natin yung mga components kung may nasunog, capacitor na lumobo o mga loose contacts at loose solder joints. Pero dahil alam na natin ang dahilan ng pagkasira, yun nga ay pumutok, so may idea na tayo kung ano mga posibleng nasirang components. Check na natin agad ang mga power transistor, pre-driver transistor, mga resistor at fuse na papuntang output speaker. So ito na, guys, yung binuksan na natin yung amplifier. Yan, kita agad yung mga sirang components. May nakikita ba kayong sunog ng mga piyesa dyan? O yan, oh, kitang kita. Transistor, oh, sabog. Yung isa, tanggal yung body niya. Tapos yung resistor, sunog din. So, try natin iayos yung... Check natin ngayon yung ibang mga components. Shorted. Shorted, base emitter shorted, base collector shorted. So shorted pa rin kahit balik na rin yung probe. Ito naman ay yung PNP, power transistor. Bali yung NPN, power transistor ay shorted. Sa isang channel, ito yun. Tapos, check natin yung PNP. O, shorted din. Shorted din yung complementary niya na transistor. O, point. .01 short yan. Defective. So dalawa yan, defective yan, kasama itong components dito. Ito naman sa kabilang channel, check natin. Ito.
diode test po ito, mga friends, ha. So 0.5, okay. Okay yung isang channel 546.5C. Okay. Ito naman yung subwoofer. Subwoofer, ano niya, amplifier. Okay din. Ito, okay. Ito, may ganun. Just test natin akong shorted. Oh, see, shorted talaga. So, maliban pa dito sa 52.22. Maliban pa dito sa components, sa power amplifier, power transistor na to, itong mga components na to kailangan na rin natin palitan. Lahat yan, posible na damay na rin itong yung IC na to, eh. So, yung mga pre-driver transistor na yan, saka itong power transistor, tapos itong resistor na to, kasi natuklap ko, yun yung umapoy kanina nung tinesting kong buhay yung amplifier. Okay, so babaklasin natin yan, mga friends. So ito guys, nag-testing din tayo dito sa mga part ng mga pre-driver transistor para makita natin yung pagkakaiba doon sa kabilang channel na good. So bali dito sa test na to, i-compare natin yung masusukot ng tester sa good channel versus sa bad channel. So yung una natin tinest, itong Q731 in circuit resistance. So diode test ang ginamit natin dyan. So base emitter ang tinitesting ko dyan. So makikita ninyo na mayroong 0.646 volts across the base emitter junction. So yan yung drop ng base emitter volt, base emitter junction ng Q731. Sa kabila naman, kabilang channel ng bad channel, Q732, makikita nyo na 0.1 yung diode drop. So lumalabas shorted yung component na yan. Okay. So doon naman sa next na component, yung R773 sa good channel, meron siyang resistance na 10.6 ohms. Samantalang dun sa bad channel, R772 yung resistor doon, meron siyang 45.6 ohms, which is malayo. Sobrang layo na dun sa totoong value niya. Kasi ang totoong value ng resistor na yan ay 10 ohms lang. So itong ginagawa natin ito guys, isang paraan ito para ma-identify yung fault ng isang channel. Kasi dalawang channel naman, di ba? So pwede mong gawing reference yung isa para makita yung fault or yung mga maling reading ng ohmmeter resistance saka diode drop doon sa bad channel. So ginagawa rin natin procedure yan sa paghanap ng fault sa amplifier. So ngayon hanggang dyan lang muna guys yung video natin, ano, kasi wala pa akong pamalit na pyesa, so hindi ko pa mababaklas yan. Pupunta muna ako ng raon, bibili ng component na pamalit, saka tayo gagawa ng bagong video na part 2.
sa pagre-repair nitong amplifier na ito na may model na Victor. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa part 2 ng video na gagawin natin sa pagre-repair ng amplifier na ito. Salamat!